question. In terms of how much does 39 million gallons look like? Does that volume require a special facility to secure them? Because in Hawaii, the Red Hill Bulk Fuel Storage Facility is an underground facility. They blasted into a mountain range to build 20 incredibly large tanks underground. So a huge struggle that we had in Hawaii was, how do we represent this issue to people when it is literally made invisible, when the water that is contaminated just looks like water, when the people cannot see the damage that is happening, they cannot see the massive facility because it's underground. And so that was a huge barrier for us when we were talking to our neighbors, creating campaigns, trying to create art for the movement. And so the facility in Hawaii, it holds 180 million gallons, and each of the 20 tanks and the pipelines are so massive that we used to say, or we still say now, that just one of the 20 tanks is as large as Aloha Tower, which is a huge public symbol in Hawaii. So I think that is just going to be, so the question of how to represent 39 million gallons is a really good one. Another shorthand that we often used is that one incredibly large swimming pool holds 1 million gallons. So if you imagine 39 very large swimming pools filled with fuel that can contaminate water, poison people, and poison the environment. And I think it does require a special facility to hold that kind of, to hold that volume of fuel, which is why for so long the U.S. Navy did not want to surrender Red Hill. It was just, it was honored by kind of like U.S. architecture and engineering firms as a marvel of engineering. It was featured in magazines, like, how did they do that? It's such a special facility that that made the closing of it that much harder. And so I think that with future kinds of like ongoing struggles to shut down and mitigate future harm, we will continually confront these issues of how do we visually represent a harm that is made invisible, and how do we make it resonate with people when they cannot actually see the damage that is being done necessarily. Hello, okay. Thank you, Dr. Sam and Dr. Kim, for that intervention. Again, we ask our friends here if there are questions. Yeah. Good morning. I'm from DWBL and Margo TV Philippines. I came all the way to Rush because of Attorney Suarez. She's one of my very best speaker anytime, anywhere, no? And attorney, nasiraan ho ako, pero humabol pa rin ako because of you. I've heard your name. Alam niyo po, nakakalungkot, no? Tayong Pilipino, yung ating bansa, ginagawang basurahan na. Totally, wala na tayong nakitang presidente na gumawa ng paraan para sa ating basura. And yet, ngayon po, ginagawang basura na naman sa pamamagitan ng mga fuel, ng mga walang kwentang fuel na hindi makakatulong sa bansa. Palagay ko, kayo pong nasa panelist eh, kayo po yung may magagawa, kagaya mo, attorney, ikaw, yung masyadong marami ng ginawang tama, no? Sa boses na problema ng bansa, laging ganito eh. Advocate din po kasi ako, kaya ako nagsasalita ng ganito. Ang nakakainis po, dahil kayo yung nandiyan dyan, naghihirap kayo, gumagawa ka na sarili ninyong problema actually, kasi dapat ang gumagawa ng, ano, ng solusyon nito yung ating gobyerno eh. Diba? Pero ano yung nangyayari? Sa palagay ko, gusto ko lang marinig, lalo na sa mga batang si Mr. Lorenzo. Gusto ko marinig, bakit ho yung basura dito sa bansa natin? Kaya dumadami yung bagong basura. Hindi yung bagong basura, napakaraming basura. Pati tao ko rito may basura din. Yung mga tao hindi nakakatulong sa gobyerno, mga basura yan. Yan ang totoo niyan. Dapat mawala na rin yan dito sa Pilipinas. So, what can you say about it, Sir Lorenzo? Totoo po, no, hindi lang basurang material, kundi marami po tayong basura sa desisyon, basura sa posisyon, basura all over the country, meron tayong garbage crisis.
Actually, pati sa gobyerno, pinag-uusapan na rin itong actual na material na garbage crisis, no? Lalo na sa panahon ng climate crisis. Mas malaki, mas matindi, mas malalim, mas mahigante, no? Na climate crisis. Pero idugtong ko na rin, no, dahil yung naging tema ng aking exposition kanina ay yung broader na context, no? Nabanggit ko kanina yung term na imperialism, imperialismo, no? Dahil ito po yung nagka-characterize talaga sa relasyon ng Pilipinas at ng US. For the longest time, dati tayong colony ng US, pumasok sila dito sa Pilipinas at sinakop tayo para meron silang access sa mga market sa Asia. Yun yung purpose nila, dahil ang ganda ng lokasyon ng Pilipinas bilang port area para pumunta ka ng China, pumunta ka ng Vietnam, pumunta ka ng Indonesia, onwards to India, etc., etc. Very good location ang Pilipinas. And of course, all through the years, all through the decades, merong military base, nandun yung diplomatic influence nila, economic influence, military influence, etc., etc. Nagtutuloy pa rin to, as we can see, with this current issue. Itong garbage crisis natin, nakikita ko rin na nababalita na all over the world na isa sa pinakamalaking generator ng garbage waste ay ang Pilipinas, all over the world. That's true, no? But let's take a step back. Connect natin dito sa issue ng imperialismo. Bakit siya imperialismo? Ang itsura ng ekonomiya ng Pilipinas ay dependent tayo sa labor export. Exportation ng labor, PPO services, etc., etc. Majority ng mga export na to, labor export, or yung mga ine-export natin na services, many of those go to Western countries or countries that are allied to the West. Halimbawa, Saudi Arabia, no? At syempre, marami tayong mga kapatid, marami tayong relatives, mga anak, partner, etc., etc., na nagtatrabaho mismo, nakatira, nag-emigrate na sa US, no? At nagpapadala ng remittances dito. Dahil wala tayo, hindi tayo nakatuntong sa sarili nating produksyon dito sa Pilipinas, nakarely tayo doon sa export, ng doon sa pag-i-import ng basic services, basic commodities, at pati ng kapital mula doon sa Amerika in the form of foreign investment. Yung foreign investment po na yan, binibihisan lang po yan na yan po yung nagpapalaki sa ekonomiya ng Pilipinas. When in truth, ang nangyayari dito sa foreign investments na nanggagaling ng US is it's the tool of America to shape our economy such that our economy serves their needs. BPO na nagsiserve sa pangangailangan nila. Exports na na nagsiservice dun sa pangangailangan nila. At sa ganoong paraan, natatali tayo ang development ng ating economy dun sa pangangailangan ng mas malaking bansa na imperialista na Amerika. So that's why they have interests to defend here in the Philippines. Dahil malaking player tayo dun sa buong kabuuan ng mga interest ng Amerika all over the world. We serve an important economic, we serve an important geopolitical, we serve an important historical role doon sa dominance ng Amerika all around the world. That's why init na init sila dito sa region natin. So, if we could call that a garbage relationship, basurang relasyon, no, na dapat na nating tapusin, iwakse, baguhin ang pananaw natin, mga polisiya, I think it's nigh time, no, that we change this relationship. And itong usapin natin ng 39 million gallons of fuel going to Subic from Hawaii is part of that issue. We should reject this fuel transfer from Hawaii to Subic on the grounds, not just that it's environmentally, socially destructive, but it's part of that broader system na tinatawag nating imperialismo, na siyang nagpe-prevent doon sa independenteng development, no, at dignidad ng ating bansa at ng marami pang ibang bansa all over the world, yung tinatawag nating Global South, no? Yeah, can I